The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The reading is taken from the book of St. Luke, chapter 6, verses 17 to 26. Jesus went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there, and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coastal town region of Tyre and Sidon. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated prophets. Blessed are you who are rich, for you have already received your comfort. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets." The Gospel of the Lord. Hallelujah. Ang ating pong pagbasa ay list of blessed and woes. Blessings and woes. Ano ba yung blessed? In another gospel of Matthew, ang ginagamit na salita, happy. ano naman yung woe? Mag-ingat ka o lagot ka. Okay, tingnan nga natin if we can take this one by one. Sabi niya, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God." You know? Hallelujah. Whenever I am reminded of rich man, particularly in the gospel, I always remember the rich young man found in Luke 18, and another rich man found in Luke 19. Yun ang ating binasa eh. Blessed are the poor. Tingnan natin. No? Hallelujah. The rich young man, if you remember, lumapit kay Lord. Sabi niya, "Good teacher, what must I do to inherit your kingdom?" Binlang ka agad ni Lord. Sabi ni Lord, "Don't call me good. Only God the Father is good." Oh my God. What humility, di ba? Praise God. But anyway, paiksin lang natin yung story. Haba eh. Sabi ni Lord, "Nasunod mo na ba yung Ten Commandments?" Sabi niya, "Mula pa ng bata ako." Sabi niya, "Isa na lang kulang. Benta mo kayamanan mo."
Pamigay mo sa mahirap and then follow me. At the end of the story, anong mababasa natin? The man went away very sad. Very ironic, di ba? Mayaman, bata, mabait. Apparently, mabait. Sinusunod yung Ten Commandments mula nung bata pa siya. And yet, when he encountered Jesus, malungkot ang ending. Bakit po? Ayan. Because the man did not recognize that he is hungry for something else. The man did not recognize that he has a kingdom. Therefore, the kingdom of God cannot be his. No? The man did not recognize the value of weeping. No? Isa-isa nga natin yun. Ano ba yung sabi ko una? The man did not recognize that in order to have the kingdom of God, you must throw away your kingdom. No, hindi po ibig sabihin kailangan yung pera mo, pamigay mo ng pamigay para maging pulubi ka na rin. Hindi po. Ang dinidiinan ni Lord dito, baka hindi mo na didiscovery that you have a kingdom. Ikaw ang nasusunod. Ikaw ang tama. Ikaw ang mabait. You are better than others. Hallelujah. Ano? Madali kang manghusga, madali kang mamintas, madali kang, ano? Doon yung mga palatandaan that you have a kingdom eh. You have a kingdom kasi konting bagay lang, tampo ka, maghihinanakit ka. Bakit? Your kingdom is threatened. Hallelujah. Kaya galit ka, inis ka, asar ka. Diba? Whenever there is a kingdom there that you want to protect, then you have a kingdom. You want to protect your interests, you want to protect your beliefs, you want to protect your, ulitin ko, you are better than others, you are holier than others, then you have a kingdom. Yan ang sinasabi ni Lord, blessed are the poor. When you say blessed are the poor, our desire should always be how to be empty. Empty, so that God can fill us up with heavenly things, with His will, His guidance, His wisdom. That everything you will be relying upon God in every aspect of your life. Marami kang pera. If you rely upon God, nagaling sa kanya yan at bibigyan ka. Madali mo yan ibahagi. Madali mo ipamigay. Pero kung naniniwala ka, akin to eh, pinaghirapan ko to eh, ba't ako mamimigay na mamimigay? Ang kakapal naman ng mukha nila, porke ba ako may pera? Ako na lang ang gasta. Ako na lang laging lalapitan nila. Ano ba? Well, that is not wrong. That is not bad. But that is not stewardship. Hallelujah. Stewardship is knowing that all things come from God, and so you will share it. And the more you share it, the more God will make you a steward. Remember the parable of the talent? Yung binigyan niya ng lima, naging sampo. Anong sabi ni Lord sa kanya? Okay, I will reward you with 10 more, and then you will be in charge of 10 cities. Ganun eh. Hallelujah. Ano ibig sabihin? Ano ang reward? Yumaman ba? Yumaman ba lalo yung tao dun sa parable na yun? Yumaman ba siya lalo? Maybe. Pero ang sinasabi lang po dun sa parable na yun eh. Kasi daluyan ka, madali ka mamigay. Ano? Bibigyan pa kita ng maraming para ipamigay. Hallelujah. Hindi yun, namigay ka na namigay,
may gantimpala, yumaman ka, sabi mo, yon, hallelujah. Kasi namimigay ako eh. Pero huwag mo kakalimutan kung bakit ka bibigyan pa ni Lord ng mas marami. Bibigyan ka ni Lord ng mas marami para ibahagi, para ipamigay, para daluyan, para current of grace. Naalala mo ba yung talinghaga ng maraming inani, nagpagawa ng malaking bodega, dinoble niya yung laki ng bodega niya, sabi ni Lord, hangal, ano, aanin mo yan, bukas mamamatay ka rin. Ano, pag binigyan ka ng marami, hallelujah, matatawag kang mayaman kung pinamimigay mo. Pero kung hindi mo pinamimigay, sabi mo siguro, kung nakikinig ka siguro ngayon, sabi mo, ano pinagsasasabi nitong speaker na to? Pamimigay ko na pamimigay lahat ng pera ko. Ewan ko sa'yo. Ano? Kasi kung umating ka ng prayer meeting last Friday, maririnig mo naman ang Diyos. Eh. Maririnig mo ang Diyos kung sino bibigyan, magkano ibibigay. Sino kailangan? Maririnig mo yon. Maririnig mo. Bibigyan ka ng instructions nun. Kung magaling kang steward, bibigyan ka ng instruction nun. Hallelujah. Ang kayamanan mo, hindi yung pera. Kasi bakit magiging hindi pera? Pinamimigay mo eh. Ano kayamanan mo? Kaharian ng Diyos. Which is what? It's your place in heaven. Not only for you, but your entire family. Your entire family will be rich because they will be filled with God, the kingdom of God. Now, how do you define ba your family is rich? Maraming pera, maraming kotse, may bahay? Well, I don't blame you. That's what the world is teaching. Ang kayamanan, pera. Let's look at the other rich man, you know. Found in where? Luke chapter 19. Sino ito? Si Zacchaeus. Si Zacchaeus ang tatama dito sa blessed are the poor in spirit. For yours is the kingdom of God. Si Zacchaeus ang tatama dito. Bakit? Si Zacchaeus umakit sa puno ng sycamore para mas makita niya si Lord. Gusto niyang makita. Ano? Eh si Lord pa. Alam ni Lord kung sino ang taong parang si David. A heart cut out for God. Haring David ba tinawag na heart cut out for God? Kasi mabait? Hindi. Kasi banal? Hindi. Hallelujah. Eh bakit tinawag a heart cut out for God? Eh, madaling magkalugar ang Diyos sa puso niya. Ikaw, madali ba magkalugar ang Diyos sa puso mo? Then you are like David, whose heart is cut out for God. Zacchaeus. Hinahanap niya si Lord. Eh si Lord pa. Alam ni Lord, ulitin ko, alam ni Lord kung sino ang may puso na may lugar siya. Alam niya pangalan, Zacchaeus, samantalang yung rich young man, di nga niya alam pangalan, eh, di ba? Di binanggit. Zacchaeus, sabi niya, bumaba ka nga dyan. Bakit po? Kakain ako sa bahay mo. Hallelujah. Uwi sa Zacchaeus, di ba? Nagluto, naglinis ng bahay. Preparing for the coming of Christ, di ba? Di ba? Ganun din tayo, di ba? You must prepare your heart for the coming, from welcoming Christ in your life. Ano? Ngayon, ano nangyari? Pagdating ni Lord sa bahay ni Zacchaeus, hindi pa nagsasalita si Lord. Wala pa ngang hinihingi si Lord. Hindi katulad ng rich young man, si may hiningi si Lord. Sabi ni Lord, benta mo kayamanan mo. May instruction si Lord ng gagawin niya. And yet, kaya nga malungkot na malungkot siya, hindi niya masunod. Kaya nga malungkot na malungkot yung rich young man, hindi niya magawa yung sinasabi ni Jesus. Pag hindi natin magawa ang sinasabi ni Jesus sa gospel, sinampal ka sa kaliwa, bigay mo pa kanan. Ano yun? Kung magtanim ng sama ng loob, pumayag ka masaktan. Pumayag ka malamangan. Pumayag ka maagrabyado. Pumayag ka.
carrier cross, kung masakit man yun, mahirap man yun, mabigat man yun, bitbitin mo na lang. Huwag ka na magtanim ng sama ng loob. Huwag mo na ikalat kung kani-kanino yung ginawa sa'yo ng tao na yan. Hallelujah. Praise be to God. Ano? Kung yan ay may lugar sa puso mo, you're a very rich man. Si Zacchaeus, di ba? Amen. Bumaba ka dyan. Sinunod agad niya eh. Kakain ako sa inyo. Naghanda na siya. Pagdating niya sa bahay, hindi na nagsalita si Lord. Sabi kagad ni Zacchaeus, Lord, kung meron po akong mga dinaya, ninakaw, babayaran ko 4 times. Praise be to God. Ang kalahati ng kayamanan ko, pamimigay ko sa mahihirap. Pag ginawa ni Zacchaeus yun, di ano na siya, pobre. Pero ulitin ko, eh kasi tayo lang naman na nakakaisip pagkakayamanan na nabasa mo yung salitang kayamanan. Tayo lang naman ang nag-iisip, material agad eh. Pera. Eh samantalang si Lord, hindi, ang kayamanan, hindi pera. Ano? Ano ang kayamanan kay Lord? Yun laman ng puso mo. Yun ang sinasabi ni Lord. Where your treasure is, there is where your heart is. Hallelujah. Para kay Lord, pag siya binanggit yung kayamanan, wag na wag mong iisipin pera. Hallelujah. Para kay Lord, hindi kayamanan ng pera. Naalala ko tuloy nung unang panahon, matagal na, mga 20 years ago, sabi ng isang may-ari yata ng Procter & Gamble yan, sabi niya, ako ay vice president ng satanista. Sabi nung nag-interview sa kanya, di ka ba natatakot na mga Kristiyano hindi bibili ng produkto mo? Sabi nung satanista, di naman sila nagkakaisa. Kailan ba nagkaisa, Kristiyano? Ngayon, may kumalat na ano na mga parang mga sulat ng mga community. Huwag daw bumili nga. Huwag bumili nun. Eh, ako naman, nung nakarating sa akin yun, sabi ko, bakit huwag bibili? Maganda mga produkto niya. Wala naman sinasabi ang simbahan na huwag bibili. Sabi ng isa, di yayaman siya lalo. Ano ngayon? Si Lord ba makikipagkompetensya sa kanya ng kayamanan? Ang tayo ba makikipagkompetensya sa kanya ng kayamanan kay Satanas? Hindi. Ang kayamanan kay Satanas, pera. Ang kayamanan sa Diyos, laman ng puso mo. So si Zacchaeus, nilabas agad eh. Binigay na kagad eh. Diba? Diba nangyari na rin sa atin yan nung ikaw nag-LSS? Ano? Binigay mo lahat eh. Nung sinabi ng ating speaker sa baptism in the Holy Spirit, taas mo kamay mo, isurrender mo ang buhay mo sa Diyos. Pag sinabing isurrender mo ang buhay mo sa Diyos, bibigay mo lahat. Walang matitira. Wala ka nang tatawagin. Akin yan, akin to. Hallelujah. You see, when the Lord said, surrender. Anong sabi ni Lord kay Zacchaeus? Ulitin ko, ano ba sabi ni Zacchaeus? Mabayaran ko ang aking mga utang 4 times. Kalahati ng kayamanan ko, pamimigay ko sa mahihirap. Ba't kalahati lang? Eh, pinambayad na niya ng utang yung kalahati. Ubos. Hallelujah. Bakit? From now on, you will have new treasures with a new heart. If God will give you a new heart, then you will have new treasures. Unless, hindi bagong puso ang lakad mo. Ano ba lakad mo kay Lord? Ayusin lang lahat ng problema mo? Yun lang ba? Tama lang. Kay Lord mo dalhin yan. Sabi nga ni Lord, I came to serve, not to be served. Pero yun lang ba, lakad mo? Miracle? Petitions? Hallelujah. Healing?
Praise be to God. No? Pero kung ang lakad mo is how to empty your life so that God will become your treasure. And you can shout to the Lord like Zacchaeus. Like Zacchaeus. Come, Lord Jesus, and take your place. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, for without end. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Have a blessed Sunday. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness in life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless our efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body. Strengthen their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us.